Yon! What's up guys? It's Gab and you're now watching Gala Niga. So ayun, meron na tayong bagong series na Motivational Monday and this is episode 1. Motivated ka ba sa buhay? Or malungkot ngayong quarantine kasi hindi kayo nakikita ng jowa mo? Ito sinasabi ako. So ayun, bago natin simulan itong Motivational Monday na talk, gusto ko lang sabihin na happy birthday sa girlfriend ko. At ngayon, habang pinapanood nyo, ngayong August 17, today is her birthday and I want to greet her a happy birthday. And soon magkikita tayo after quarantine, MECQ, ECQ, GCQ, MGCQ. Ano ba? GGCQ? So ayun, happy birthday love. And ingat ka lagi, alam ko hindi ka naman lumalabas sa loob nitong 5 buwan. Nasa bahay ka lang. So ayun, simulan na natin ang Motivational Monday episode 1. Kumusta kayo? So today's topic, ang pag-uusapan natin ay paano tayo na ma-motivate. Tama ba? So today's topic, ang pag-uusapan natin is how to motivate yourself. Kasi may mga araw tayo na hindi masaya or may pinagdadaanan tayo. And it's normal, it's part of life. Hindi lahat ng araw ay masaya, hindi lahat ng araw ay malungkot. Pero kung pinapanood mo ngayon and may problema ka sa buhay or hindi ka masaya ngayong araw, ito yung mga paraan para matulungan ka or ma-improve yung nararamdaman mo sa sarili mo. And i-share ko din sa inyo kung ano yung nagpapasaya sa akin kapag down ako. Ito yung ginagawa ko. So if you're down right now, isipin mo muna kung ano yung reason ng down mo. Siguro dahil sa failed relationship, siguro may bagsak sa college, or ngayon quarantine, nasa bahay ka lang, hindi ka pwedeng lumabas. Ano yung mga paraan para mapagaan yung loob mo? First, ang ginagawa ko, which is I'm an introvert, so walang problema sa akin yung lockdown. Actually, parang pabor pa sa akin yung pag-lockdown dito sa bahay. Kasi for an introvert, usually, ang gusto namin more on nasa bahay lang kami, hindi kami lumalabas, gumigimik. And may times na sobrang down ako and isa sa mga paraan ko, I need road trip. Gusto kong nagda-drive around. So, during GCQ, pumunta lang kami sa tambayan namin and tumambay lang kami doon. Ayun, isang paraan yon para mapagaan yung loob ko. Number 2, na sasuggest ko, just open up sa mga friends and family nyo. Sobrang nakakatulong yon lalo sa mga friends mo. Kung hindi ka open sa family mo, just open with your friends, or kapag may siblings ka na sobrang lapit or pinsan, just open up. Sobrang makakagaan ng loob yun kapag nag-open ka ng problema mo sa ibang tao para ma-share mo yung nararamdaman mo kesa idamdam mo sa sarili mo. Imagine isang truck na fully loaded. Kung hindi mo binababa yung mga baggages mo, lalong bibigat at bibigat yung nararamdaman mo throughout the journey. So, kailan mo magbaba ng baggages or mag-open up sa iba. So, yun yung paraan para gumaan yung loob mo. So, here are some tips kung paano ma-motivate yung sarili mo or mapasaya ka man lang sa mga daily na ginagawa mo. Una kong ginagawa ko lang yung hobbies ko, like photography. Nakakagaan yun ng loob kapag ginagawa mo yung bagay na gusto mo, or you're doing music, or nagigitara kung magaling ka man mag-gitara, or just learn a new hobby kapag wala ka pang natatry na hobby. Just learn something during this quarantine. You can learn to bake, you can learn to play guitar, you can learn photography kung gusto mo. And another thing na nagpapagaan sa loob ko, nakikinig lang ng music, and I can recommend some bands na favorite ko during this quarantine, na-discover ko sila. Number 1 is The 1975, maganda yung mga kanta nila. Number 2 is Lani or Lainey, whatever you call it. And number 1 is super classic pero ang sarap balikan, Paramore, yun yung mga pinapakinggan kong kanta. So number 3, kapag down ka, think about your achievements, kung ano na-achieve mo dati, lalo na yung panahon na nag-graduate ka sa high school. Isipin mo yung pakiramdam na yun at balikan mo yung pakiramdam mo yun. May na-achieve ka something big and hindi mo na mamalayan na sobrang laking parte yun sa buhay mo. So ano pa nakaka-motivate sa akin? Ang hilig kong kumalikot ng mga gadgets. So kung ano man yung gadgets na sira dito, kinakalikot ko lang. Since sira naman siya, kung nasira ulit, di okay, sira pa rin siya. Pero kung nabuo ko, at least achievement, di ba? Hashtag technician. So kung ano man yung sira dito sa bahay, kung ilaw man yan, o kaya yung kable na putol na, wala, pinagdudugtong ko lang. Sa mga nakikita mo ito, yung mga ilaw na yan, LED light, yung mga nasa background na yan, yan yung mga DIY ko, kinakabit ko lang. May na-experience ata ako na nakuryente ako habang nagbabalot ng duct tape kasi nawakan ko yung copper mismo, tapos dun ko binalot, dun ako sa copper nakahawak.
And ayun na, pang kinilig. So ayun, and lastly, ang nagpapamotivate sa akin is just watch a movie na namamotivate ka or nakaka-relate ka sa story. Look how they achieve or solve the problem and apply it to your life. Kung halimbawa na may pinagdadaanan ka ngayon, isipin mo yung bida na paborito mo movie. Ikaw yung bida ng buhay mo and kaya mo yan. Malalampasan mo rin yan. Meron quote na nagsabi na a bad day doesn't mean it's a bad life. Diba? A bad day doesn't mean a bad life. Hindi porket masama na yung araw mo, masama na rin yung buhay mo. May times talaga na hindi tayo masaya, pero lagi mong isipin na meron pang parating na better days. Kapag may buhay, may pag-asa. Sino ba nagsabi nun? Ano ulit yun? Kapag may buhay, may liwanag. Meral ko ba yun? Kapag may tiyaga, may nilaga. Hindi, basta yun. Pag may buhay, may pag-asa. And ayun, I hope you learned something dito sa episode 1. If ever na may pinagdadaanan kayo, kaya nyo yan. So if you're feeling down or kapag may problema kayo, can you just comment down below kung ano man yung pwede ko itulong, iko-comment ko dun. Or you can follow me on Instagram and DM me dun. Dito ko ilalagay yung link. You can search Gala ni Gab. And Austin Photography yung lalabas dun sa search result. Ako yon. And ayun, dito ko na muna tatapusin ang episode 1. Actually, tatlong vlog ang nirecord ko ngayong araw. So, sunod-sunod yun. Makikita nyo parehas lang yung damit na sinuot ko sa dalawang vlog. And abangan nyo isang mystery unboxing natin sa next episode. Makikita nyo. May difference eh. May difference dito sa kwarto. Hindi ko alam kung mapapansin nyo. Kung sino man nakapansin, just comment down below kung alam nyo kung ano yun. I will upload my vlogs every Monday to Thursday. So, sa Lunes is Motivational Monday. And sa Thursday, doon tayo mag-upload ng photographies and other stuffs. Kung ano man yung naisip kong i-vlog or tutorials na ni-request nyo. So, ayun. If you like this video, just leave a thumbs up. This is the episode 1 of Motivational Monday. And again, this is Gab. And you are now watching Gala ni Gab. Oh, sa red ako. Ikaw, anong pinili mo? Red. Sige, red na. Okay, pagbigyan natin. Bakit? Bakit? Pag kailangan mo ng tulong, di ba yung kailangan sumigaw?